Yan, recording tayo, no? Ay, record natin. Number one, pag newbie ka pa lang, ang lagi mong tatandaan, ikip mo muna yung diamond mo. Huwag kang mag-rush. Rush na bumili ng kung ano-ano, no? Sa mga new server, syempre, itong mga gear 1 na to, napakamamahal pa na ito. Mga nasa around 4,000, 3,000 diamond pa each per part ng R4. Ngayon sa mga old server kagaya namin, galing kami sa server 218, ito na yung value nung mga R5 namin, mga R6 namin. Mababa na, kumbaga mabilis ka na makagawa ng gear item mo. Yan, number one, bakit ba napakahalaga ng percent? Sobrang halaga ng percent na option. Kasi kung makikita nyo to, sabog-sabog tong mga status ko na to, mga gear ko na to. Yan. Kasi hindi ko pa siya inaayos, gawa nga ng wala pang makita ang item para dyan. Pero nakaabang na tong ibang item natin sa warehouse. Yan. Naka-ready na yan. Ito, yung damage natin. Puro lahat to, sasalpak na lang. Ngayon yung percent, bakit ba napakaalaga nun? Kasi example na lang dito. Example na lang muna tayo sa R6. Kasi ito yung medyo may gandang option na. Yan. Kung titingnan nyo yung percent, damage up 3%, kwentahin mo, damage up 3%. Kung sa R4, R5, saka R6, meron kang 3% sa weapon na damage up, meron ka nang agad makukuha ang 9%. Ngayon, pagdating sa attack bonus, meron tayong 2%, no? Pagdating sa R4, R5, R6, meron ka ng 6% attack bonus kaagad. Weapon pa lang yun. Paano pagdating din sa shield? Ganun din, di ba? Makakuha ka rin ng percent. So, i-add mo lang din yun. I-compute mo lang din yung mga percent na yan. Ganun ang kalalabasan yan. Lalo na sa excellent hit rate. Saka sa excellent damage. Ngayon, 10% each per weapon. Ilang gear yan. Hanggang R7 yan. Baka possible magkaroon pa ng R8 kasi hanggang meron pa tong bilog. Tiyak ko meron pa yan. Ngayon, dito sa excellent naman, computein mo yan sa excellent, meron tayong 3 weapon per now, kasi R6 pa lang naman. So, 10% times 3, meron kang 30% agad na makukuha ang excellent damage. So, weapon pa lang. Pagdating din sa shield, ganun din. So, total nun, sa tatlong R item na to, makakakuha ka ng kung sa 30, di ba? 30 makukuha na. 30 plus 30, 60. 60% ang makukuha mong excellent damage. Sa tatlo na to. Ayan, ganun din naman sa armor. Pagdating din naman sa armor, ganun din. Yung depth bonus, kung sa 2%, ilan to? 5 gear. Meron kang 10% sa 5 gear. Sa helm, sa shoes, sa pants. Sa gloves, sa armor, sa pants, meron kang 10% dyan. Ilang R to? 1, 2, 3. Ngayon, meron kang 30% depth bonus. Diba? Meron kang ngayon 30% na depth bonus na makukuha. Ngayon, paglabas ng R7 item, magkakaroon ka na ng additional 10% pa na depth bonus. So, malaking bagay na yun. Saan ba natin makikita yung percent? Sa mga nagtatanong, ha? Ang percent makikita natin yan sa spec. Dito yan. Yan, dito mo makikita yung mga percent na mga binibigay sa'yo. Yan. Yan, yung fatal damage ko 207%, fatal hit rate ko 70%, excellent damage ko 229%. Lahat yan sila dito magpapatong-patong. Magmula hit rate, excellent hit rate, damage, lahat yan, pati excellent damage reduction. The more na mas marami kang percent na makukuha at pare-parehas naman sila, mas nag-a-add sila dito sa effect stats. Ayan, dito sila nag-a-add. Huwag kayong be-base dito sa porkit na salpak mo lang. Kagaya na ito, marami kasi player na nag-a-mali pagdating dito. Kami, kagaya namin, since day one, rush kami, as in rushing level kami, lahat ng item, gusto lang namin mag-gear up. Ma-up lang to, masagad itong mga refine na to, masagad yung enhance na ito.
Ayan, ganyan nangyayari sa amin na broke yung character namin. Hindi namin napag-isipan mabuti na napakahalaga pala ng percent. Lalo na yung sa mga nagsisimula pala maglaro ng MU Adventure. Ayan, shoutout sa inyo mga tol. Ayan, lahat ng mga panood na itong YouTube na ito. Ginawa ko lang itong simple tip lang naman. Pero hindi naman siya ganong kabig deal. Makakatulong man sa inyo, lalo na sa mga matagal na naglalaro. Kasi yung mga old players, may mga discarded na yan kung paano gagawin. Ayan, pagdating sa Diamond, doon naman tayo sa Diamond. Yung iba, hirap na hirap ako sa Diamond. Lagi nila sinasabi yan. Kahit yung ibang player, ang hirap magpa-Diamond. Simple lang. Kung gusto mo magpa-Diamond, gumawa ka ng isa pang dummy. Dummy account mo. Ngayon, yung dummy account mo na yun, palilevelin mo yun hanggang RB2, RB1. Iipunin mo lang lahat ng dias na makukuha niya, makiklaim niya. Ngayon, pagka na-claim na niya lahat, example na kayo pong napitikay Diamond, yung main character mo, example, wala na siyang Diamond, no? Tapos meron siyang mga pambenta, kamukha ng mga skill, mga gear. O kaya pag sinuwerte, nakakuha siya ng prey items. Ayan. Pwede mo siyang bilhin gamit yung dummy account mo para magkaroon ka ng Diamond. Ngayon, sa pagdating dito sa mga expenses dito sa Realm, sa Excellent, sa Privilege, nasa iyo na yan kung kaganong karami mo i-spend yung Diamond mo para lang makuha tong mga ganitong drops na to. Kasi isipin mo ha, tips lang din to. Kung ikaw magiging practical ka sa game, number one, diba? Kung ikaw magiging practical sa game, pagdating sa VIP 4, ganun at ganun pa rin makukuha mo. VIP 6, ganun at ganun pa rin yung nakukuha mo. Pagdating sa VIP 8, ganun at ganun pa rin makukuha mo. Tanongin mo sarili mo, dito hindi ka magkakost ng Diamond. Sa VIP 6, magkakost ka ng 1,000 Diamond. VIP 8, ganun din, magkakost ka ng 5,000 Diamond. Eh, almost same lang naman yung nakukuha. Mag-i-spend ka pa ba ng Diamond para dito sa dalawa na to? Siyempre, hindi na. Parang scam kasi kung tutusin. Pagdating naman sa kalima, ganun din yung mga drops nila. Pero pagdating dito sa mga high level, iba-iba na. Ito, pinakamahirap kunin sa kalima. Sobrang hirap kunin. Ayan. Kaya ang ginagawa ko dito is, yung iba kasi yan, lumabas lang yung Blitz. Kinagawa nila, Blitz na lang sila ng Blitz. Kasi tamad na nga silang pumunta at mag-challenge at maghintay ng respo ng boss. Nag-blitz na lang sila. Pero ang ginagawa namin dito is, una, 60. Ayan, level 6, level 630 muna papatayin mo. Tapos pupunta ka sa level 380. Tapos babalik ka ulit sa level 630. Ngayon, tatlong boss yung makapatay mo. Tatlong drops din yung makukuha mo. Compare mo pag binilits mo to, ay lahat na yun lang makukuha mong drops. Hindi mo alam kung pinatay ba niya yung 60, 35, 60 na yun, di ba? Pagdating dito sa Dragonland, lahat to may drops. Lahat yan may drops. Random. Totally random. Pwede kang makakuha ng blue gear, pwede kang makakuha ng orange gear. By chance, by chance. Kahit sino patay mo sa mga to, makakuha ka pa rin. Pagdating dito sa Excellent, ayun nga, balik tayo sa dummy, no? Pagdating dito sa Excellent, kung may dummy account ka, example, Wizard, no? Meron kang R4 gear na gustong kunin. Eh, hindi ibinibigay sa main mo. Dun sa dummy mo ibibigay. Kasi dito makakuha ka ng chest. Kung ito natawag natin box. Yung plus 4 na nakalagay. Makaipong ka lang nun mga 50 pieces, panigurado, 90% doon puro drops ng Wizard. 10% doon puro ibang job. Ngayon, doon sa mga makukuha mo ngayon sa Wizard, ipunin mo yung mga bawat gear na makukuha mo. Ayan. Ipunin mo yung mga bawat gear na makukuha mo. Ang napakahalaga dyan, yung death rate, 10%. Damage reduction, 4%. Death bonus, 2%. Skill damage resistance, 2%. Ayun ang mahalaga sa mga yan. Kasi dito, yung level 5, level 5.0.1, hindi ko pa ito inaaral mabuti. Pero sabi nung iba, hindi daw talaga maganda yan. Tapos number 1, yung ista, pagka nasa R6 item ka na, kailangan mo maglagay ng ista. Bakit? Bakit ba ako naglagay ng ista dito? Si Pang. Kaya ako kumuha ng ista dito kasi kinumpute ko din eh. Sa 5 piraso, meron akong 100 ista sa R6. Ngayon yung 100 ista, saan ba lalabas yun? Dito sa stamina. Isipin mo ko yung plus 100 ilalagay mo dito. Ilang skill damage resistance ang makiklaim mo? Sabi mo mga 2%. Okay, mga 3% natin. Sabi mo mga 3%. Yung 3% na yun, napakalaking bagay pa rin yun para sa skill damage resistance. Dito yan. Isipin mo yan, dito yan. Ilang gear yun?
mula R4, R5, ay di, mula R5, R6, R7, R8. Diba? 40% na, ay, plus 400 na makukuha mo dun sa apat na gear na yun. Oh. Kasi plus 100 kasi kada isang R series eh. Yung R4, wala, hindi mo naman siya pwede nilagyan ng ista kasi nagawa ng 5 stats lang ang pwede. Sa R5 naman, pwede ka naman maglagay ng ista. Sa R6 din, pwede din naman kasi 7 na yung option nun. Ngayon dito, i-compute mo yun. Ngayon, doon sa tatlong R series na gear na yun, plus 300 na agad na stamina ang makukuha mo. Kung plus 300 stamina, sabi mo additional ng mga 10% o 15. Hindi natin sure ha, pero 10% pwede na yun, possible 10% skill damage resistance. Malaking bagay na rin yun, sobrang laking bagay ng 10%. Pagdating sa farming, ako pag sa farming tumatambay lang ako dito sa Debias. Yan. Bakit ba ako tumatambay sa Debias? Punta ako sa Worm. Dito lang ako lagi tumatambay pag mag-grind ako, AFK. Kasi bakit ko ba tinatambay dito? Kasi gusto ko kasi ma-imax to. Yung Angel. Yan, gusto ko na siya ma-imax. Kasi dito lang kasi nakukuha yung drop na yan. Yan. Ito pang-enhance dyan. Kasi dito iba na itong pang-enhance dito eh. Ayun lang. Ano po ba? Ano, itatanong natin. Sa skill. Number one sa skill. Ito. Pagdating sa Wizard, pagdating sa BK, pagdating sa Elf, at pagdating sa MG or Spell Sword kung tawagin. Mapipiliin ka dyan eh. Kasi sa Wizard, mapipiliin sa'yo kung Agi type ka o Energy type. Ngayon, pinili ko is Energy. The more na, pwede ko naman silang pagsabayin dalawa. Pwede ko naman silang kunin dalawa. Hindi ko pa rin sila kinuha. Kasi, nung sinubukan ko kunin tong dalawang to, tong dalawa, yung Ice Storm at Comet Fall, ang laki ng binaba ng damage ko. Almost 8 million yata o 6 million yung binaba ng damage. Ayan. Kaya nag-focus ako sa Comet Fall. Ngayon, kasi kung sa endgame naman, kung sa endgame, makukuha mo parehas yan, okay eh. Pero sa ngayon, sa starting pa lang ng server, halos kagagawa pa lang din ng server naman nito. Yung mga pagparating pang server. Lalo na kung mapanood nyo ito. Pinaka the best mag-focus kayo sa one skill lang. Example, kung energy type ka, energy type ka lang. Tapos kung agi type ka, agi type ka lang. Hindi mo pwede magsabayin yan. Parang ganito lang yan eh. Example natin, may girlfriend ka tapos may asawa ka. Tingin mo pwede mo sila pagsabayin. Siyempre hindi, di ba? Mahati yung katawan mo pag nagsabay mo silang dalawa. Kailangan mamili ka ng isa. Pagdating sa skill number 1, kailangan mo i-max lahat iyan. Kasi lahat yan nagagamit. Huwag ka magtipid pagdating sa skill kasi plus what? Plus 10k yata yan sa battle power o 8,000 eh. Parang ganon. So mga free to play, ang discarte lang dyan, gawa ka ng dummy. Yung dummy mo na yan, ipag-farm mo. Tapos yung main mo, mag-farm ka rin kung kinakailangan. Kasi maraming free to play na nakakahabol pagdating sa amin. Lalo na yung sa mga guild ko, yung halos karamihan dito puro free to play. Ayan, sa mukha na ito ni... Meron kasi kami isang free to play na hindi naman siya gumagastos. Ito si Media. Ayan, free to play naman siya, 10M yung BP niya. Pero sabi ko naman sa kanya, pagka naayos niya lahat ng gear niya, pag natama niya lahat, malaki improve ng character niya. Sobrang laki na improve. Siguro kaya niyang pumalo ng 13M o 15M sa ganyang level, sa ganyang RB. O baka mga 13M lang siguro, para hindi masyadong OA sa 15M kasi spend medyo para nag-gastos ko na rin. Mga 13M, kung mapaperfect niya itong stats niya ito. Ayan. Ganun din naman sa akin, baka makapumalo ako ng 25M kung maayos ko lahat ng gear ko. Ayan. So may nagtatanong magkano ba nagastos ko rito sa laro na to. Kasi meron tayong tinatawag na $30 yata na pre, kung hindi ako nagkakamali. Pagkabago yung server. Kasi per 1 points, piso kada isang puntos. Piso kada isang points.
So sabihin natin less mo na yung 3,500 na yan dahil nga dun sa previous na $30. Ah, siguro mga 90k o 89k na yun na-spend dito. Oo, mga ganun. Hindi ko na kasi binibilang pagdating dyan. Aha, wait lang, may customer ako. Medyo cut lang tayo saglit. Dumating na customer. Hindi, balik na tayo dito. And pagdating dito sa road.m, yung kailangan tapusin nyo to na ayon dito sa oras at time ng server. Kasi pag naubos na to at na-expired na to, hindi mo na sila makiklaim kahit ano gawin mo. Maklaim mo man, bibilin mo sila ng 20,000 dial. Lalo na dito sa pinirir. Pagdating dito sa pinirir, meron 2 days yun eh. Kailangan within 2 days makuha mo yan. Pero kung free to play ka, kaya mong kunin yun dito pag nakalimot yung lahat ng ampa ko. Na hindi ka gumagastos. Ano pa ba masishare ko sa inyo guys pagdating sa mount? Sa mount, di pa rin ako okay eh. Ah, ito. Share ko na rin pala ito. Nagkamali din kasi ako dito. Pagdating dito sa praise, eh sa pray kasi tawag ko prayers ba tawag dito. Basta yun yun. Pagdating dito sa gear na to, kung nakakuha man kayo ng example na plus 1 or additional na ganitong helm din, huwag na huwag nyo munang i-upgrade. Huwag na huwag nyo i-upgrade para lumabas ng plus 1. Bakit? Masisira kasi yung stats nito. Ngayon, pag nasira yung stats nito, hindi mo makukuha yung full stat nito na 5 pieces. Ayan. Kamukha na nangyari sa akin. Wala pang armor kasi hindi pa ako VIP 12. Yung helm ko, may helm naman ako pero hindi naman siya nagpatong dito kasi nga nag plus 1 to. Ganun din mangyayari dito sa shield ko. Hindi rin lalabas yung 2 pieces na additional stats ko. Gawa nga ng ginawa ko siyang plus 1. So ito lang ang gumagana. Ayan, wag kayo mag-upgrade ka agad. Parang to sa AA ko. Yung AA ko rin, yung pants ko, hindi ko rin na check mabuti. In-upgrade ko agad siya ng plus 1. Ayan. Kaya wala siyang additional stats na makukuha. Ganun din dito sa shield. Ay, shield ko pala sa weapon. Ayan, lumabas yan. Kasi pareha silang plus 1. Kaya nakuha ko yung lahat ng percent, lahat ng additional stats niya. Ayun lang din yung sinasabi ko na huwag kayong mag-rush. Huwag nyo i-rush. Tingnan nyo muna. Kasi iba yung mangyayari. Oh. Yung plus 1 na yan, pag pareha silang plus 1, lalabas yung option. Pero kung isa dito, ginawa mong plus 1, wala siyang option. Kumbaga, makukuha mo lang yung excellent stat, itong pang stats. Pero pagdating dito sa full option, hindi mo siya makukuha. Missing siya, oh. Kasi nga, naging plus 1 to. Sana maging malinaw sa inyo. Tapos pagdating dito sa, sa spear, dito, mas mahalaga kung meron kang advantage na isang spear. Kasi mataas ang binibigay nun. Kung halimbawa, gusto mo lahat plus 8, gawin mo plus 8. Yan. Mapapansin mo yan sa attack. Level 1 plus 10, di ba?
Isipin mo yung plus 30 na kagad yun, yung counted na yun. Pero kung gagawin mo siyang level 2, parang 25, diba? Kung level 2 lahat to, 25 each. Magiging ano siya, magiging 75. Ito magiging 75 itong tatlong spear mo na to. Pero kung itong tatlo, puro level 1, 30 lang yun. So sayang. Pero hindi pa rin malinaw sa ano sa spear eh. Pero siningit ko lang makasaling may makagets. Kumikulang man, comment kayo sa baba ng ating channel. Comment nyo kung ano yung mga kulang. Yan, magandang hapon sa inyo. Oo. Nirecord ko to para lang din sa mga newbie. Pero hindi man full detail. O kung may naguguluhan man, nasagutin ko kayo sa comment section. Sabat ng ating makakaya. Ayan, salamat po sa inyo. Ako si Admiral Pang ng server 218. Ayan, tigapas lang ng mga pasaway na player, lalo na yung mga hambog, lalo na yung mga trash talker dyan. Dyan ako galit na galit mga chok. Ayan lang, have a nice day mga kaibigan.